Good morning, faith friends. This is Teacher Joy from San Gil Montessori Casa Rosario, and I will be your faith book sharer for today. Sa araw na ito ay ating pagninilayan ang salita ng Panginoon mula sa aklat ni San Mateo, talata 13, pahina 47 hanggang 53. Ginamit ni Jesus ang imahe ng lambat na hinuhuli ang lahat ng uri ng isda. Sa huli, pinipili ng mga mangingisda ang mabuti at iniiwan ang masama. Ganito rin ang nangyayari sa kaharian ng Panginoon. Sa langit, sa katapusan ng panahon, ang mga matuwid ay paghihiwalayin mula sa mga masama. Ang talinhagang ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa ating buhay. Ang bawat isa sa atin ay parang isda sa lambat. At sa huli, tayo ay masusuri kung tayo ay naging mabuti o masama. Ito ay nag-aanyaya sa atin na magbuni-buni sa ating mga buhay at tunungin ang ating mga sarili kung tayo ba ay namumuhay ayon sa mga turo ng Diyos. Mahalaga na isaalang-alang natin ang ating mga aksyon at desisyon sa araw-araw. Ang pagkakaroon ng magandang kalooban at paggawa ng tama ay mahalaga upang maging mabuting isda sa mga mata ng Diyos. Ang talinhagang ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan na tayo ay maging mapanuri at magbago kung kinakailangan. Sa huli, ang talinhaga ay paalala sa atin na ang ating mga ginagawa ngayon ay may malaking kahulugan sa ating hinaharap. Ito ay nagsusulong sa atin na mamuhay ng may layunin at pananampalataya. Upang sa pagtatapos ng lahat, tayo ay masuri bilang mabuting isda na karapat dapat sa kaharian ng langit. Piliin po natin maging mabuting isda para po tayo ay matanggap sa langit. Yun lamang po mga ka-faith friends. Don't forget to like and subscribe on our YouTube channel. Thank you so much po!